Magandang araw mga bata! Nasa pangalawang linggo na tayo ng unang quarter ng panuroang 2021-2022. Pag-uusapan natin ngayon ang nilalaman ng inyong Module 2. Para sa unang aralin, kayo ay inaasahang nakakapag-round off ng mga numero sa pinakamalapit na tens, hundreds, at thousands. Narito ang isang sitwasyon. Basahin natin. Si Julia ay nasa ikatlong baitang pangkatspeg ng Pulunuling Central Elementary School. Siya ay may timbang na 31 kilo. Pag i-round off ito sa pinakamalapit na tens place, ilan ang timbang ni Julia? Ang timbang daw po ni Julia ay 31 kilo or 31 kilogram. Ngayon, ang tinatanong, pag i-round off daw natin ang 31 or 31, ano daw po ang magiging timbang ni Julia? Upang masagot ito, maaari tayong gumamit ng number line. Halimbawa, ang mga bilang ay ang mga sumusunod. Ang pinakagitnang bilang ay ang 35 or 35. Ang sabi sa sitwasyong ating binasa, ang timbang daw ni Julia ay 31. Ayan. Tanong, saang tens pinakamalapit ang 31? Sa 30? O sa 40? Alin kaya? Sagot ay sa 30. O bakit 30 ang ating kasagutan? Dahil ang 31, 32, 33 at 34 ay hindi nakaabot sa pinakagitna na numero. Ito ay 35 or 35. Kaya ang 31 pag ni-round off sa pinakamalapit na tens, ito ay magiging 30. Nag-round down ba tayo o nag-round up? Papaano ba natin ito sasagutan? Tayo ay nag-round down kung ang bilang ay nasa kaliwang bahagi ng pinakagitnang numero. Ngunit kung ito naman ay nasa kanang bahagi ng pinakagitnang numero o bilang, tayo ay nag-round up. At dahil ang kasagutan natin ay 30, tayo ay nag-round down. Sa number line na nakikita ninyo, ang nabilugan ay ang 127 or ang 127. Tanong, saang hundreds pinakamalapit ang 127? Sa 120 o sa 130? Pagmasdang mabuti, tumpak! Ang 127 ay mas malapit sa 130. Nag-round down ba tayo o nag-round up? Nag-round up! Tumpak! Dahil po, ang bilang ng ating kasagutan ay matatagtagpuan sa kanang bahagi ng pinakagitnang bilang o numero. Kung halimbawa naman, nasa isang lugar ka, o nasa isang sitwasyon ka na wala kang dalang papel o anumang lapis o ballpen at hindi ka makakagawa ng number line upang ma-round off ang bilang na itinatanong sa iyo. Narito po ang mga hakbang na dapat mong matutunan upang madali mong ma-round off ang mga bilang kahit wala kang lapis at ballpen. Halimbawa, sa bilang na 31. Ang unang gagawin, hanapin ang place value ng numero na i-round off. Markahan ito. Ayon kanina, i-round off daw natin ang bilang sa pinakamalapit na tens. Sa bilang na 31, alin dito ang digit na nasa tens place? Tama, ang bilang na 3 or 3. Ikalawang hakbang, tingnan ang numero na nasa kanan. Kung ito ay mas mababa sa 5, 4,
3, 2, 1, o 0, huwag galawin ang numero na ira-round off. Mananatili ito. Ngunit, kung ito ay 5 o higit pa tulad ng 6, 7, 8, o 9, dadagdagan natin ng isa ang numero na ira-round off. Ang sagot nyo kanina, ang digit na 3 ay ang nasa 10th place at ang bilang na 1 ang nasa kanang bahagi nito. Ngayon, saan ba ito napabilang? Dito! At dahil hindi ito nakaabot ng 5, ang digit na 3 or 3 ay mananatili. Ayan! Wala tayong ibang gagawin, mananatili lang po ang digit na 3. Ikatatlong hakbang, palitan ng 0 ang lahat ng numero na nasa kanan ng numero na ira-round off. Dahil ang digit na 3 ang ating ira-round off at ang bilang na nasa kanan nito ay hindi nakaabot ng 5 kaya mananatili ang 3 at ang 1 ay papalitan natin ng 0 kaya ang magiging kasagutan natin ay 30. Ika-apat, kopyahin ang lahat ng mga numero na nasa kaliwa kung mayroon. At dahil wala ng bilang sa kaliwang bahagi ng bilang na 31, kaya wala na tayong dapat pang kokopyahin. Kaya ang 31 pag i-round off sa pinakamalapit na tens, ang kasagutan ay magiging 30. Narito pa ang ibang mga halimbawa upang lalo niyong matutunan at maintindihan kung ano ang mga paraan o hakbang sa pag-round off ng mga bilang. I-round off daw ang 6,965 or 6,965 sa pinakamalapit na thousands. Ano ba dito ang digit na nasa thousands place? Tama! Ang digit na 6! Ngayon, ang susunod nating hakbang ay titingnan natin ang kanang bahagi nito kapag ka ang bilang ay 9. Ngayon, kapag ang bilang na nasa kanan ay 0, 1, 2, 3, 4, mananatili ang digit na 6. Ngunit kung ang kanang bahaging bilang ay nagsisimula sa 5, 6, 7, 8 at 9, magdadagdag tayo ng isa sa digit na 6 or sa bilang na ira-round off. Ngayon, dahil 9 po ang bilang na nasa kanang bahagi, tayo ay magdadagdag ng isa. So, kung dadagdagan natin ng isa ang 6, ito ay magiging 7 or 7. Ano ang mangyayari sa tatlong bilang na nasa kanan nito? Papalitan lang po natin ito ng 0. Ang magiging kasagutan natin, kapag daw ang 6,965 ay ira-round off natin, sa pinakamalapit na thousands, ang magiging kasagutan natin ay 7,000 o 7,000. Narito pa ang panghuling pagsasanay. I-round off ang 2,428 or 2,428 sa pinakamalapit na hundreds. Anong digit ba ang nasa hundreds place? Tumpak ang digit na 4. Next step, pagmasdan ang bilang na nasa kanan nito. Ang bilang ay 2. Saan ba at ano ba ang susunod natin na gagawin? At dahil ang 2 ay hindi po nakaabot ng 5, ang gagawin, mananatili ang digit na 4. Ayan. Next, anong mangyayari sa bilang na 2 at 8? Tama ulit. Papalitan lang po yan ng 0. Dahil dalawang digit sila, dalawang 0 din po ang ating ipapalit. Teacher, ano pong mangyayari doon sa bilang na 2 na nasa kaliwang bahagi ng nabilugang bilang? Ayon sa ating nabanggit kanina, ito ay ating sisipiin or kokopyahin lang po.
Ayan. Ang magiging kasagutan daw po kapag ka ang 2,428 ay i-round off natin sa pinakamalapit na hundreds, ang magiging kasagutan ay 2,400 or 2,400. Sana'y naunawaan ninyo ang mga hakbang sa pag-round off ng mga bilang. Hanggang dito na lang! Paalam!